Hi guys, welcome to my YouTube channel and to my very first flight sim tutorial. And today we're gonna be flying the Aerosoft A320 Professional version. This aircraft is an add-on for P3D version 4, and I'm using the P3D version 4.5. And it is available for download on the description below, as well as the other add-ons I used in this video. And before nga pala ako mag-start guys, disclaimer muna tayo. I just wanted to know guys that I am not a pilot and I don't have a background in aviation. I'm just somebody who loves airplanes, especially the Airbus. So if ever I did something wrong in this tutorial, siguro you let me know para may bago rin ako matutunan, di ba? Hindi rin ako mag-explain ng ibang technicalities about sa aircraft. So, kung meron kayong mga tanong about sa mga switches and buttons, kung para saan ba yun, nandiyan naman si Google para sumagot sa atin. Basta ang mahalaga, mapa-take off natin to ng maayos, then mapa-land natin nang hindi tayo nagka-crash. Kasi yun naman talaga ang purpose of this tutorial. Okay. So, pwede na tayo mag-start. Ang gamit kong livery is the AirAsia livery. This is one of my favorite livery. Kasi, ano, wala lang. maganda kasi siya. Maganda yung design niya. And we are at the ramp 5 of Ninoy Aquino International Airport Terminal 4, or the domestic terminal. Yan. As you can see, we're now boarding passengers for Cebu. Yes, for Cebu. Papunta tayo Cebu ngayon. Nga pala, for the ground services, passengers and cargo, I'm using another add-on. It's called the Ground Services X by FSDT. Of course, nasa description. And for the scenery of Naiya, I use the one from Pacific Simulations. Okay. And kung mapapansin nyo, wala tayong ibang kasamang eroplano dito. Kung i-compare nyo sa real life, congested na ang Naiya. Kasi dinisable ko muna yung ating AI traffic. Para hindi naman tayo makaabala sa ibang eroplano. Ayan, diba? Ayan, nanghiram lang tayo ng hagdanan sa PAL. Ayan, oh, Philippine Airlines. Yung hagdanan natin. Okay, tapos na ang introduction. Pasok na tayo sa cockpit. Okay, so welcome sa loob ng ating Aerosoft Airbus Professional. So, itutur ko lang muna kayo sa loob ng ating cockpit. Ayan, by the way guys, ang gamit ko nga palang camera, it's another add-on. It's called Chase Plane naman. Chase Plane. Compare sa previous version ng Aerosoft Airbus, may mga nadagdag na siyang clickable switches and buttons here, like this radio panel here. Dati hindi kasama to sa checklist eh. Tsaka itong cockpit voice recorder, hindi rin niya kasama sa checklist. And this oxygen crew supply, meron na rin siyang oxygen mask here. Yan, hindi ko rin niya napapansin dati, pero baka meron na rin yan, hindi ko alam. So, ayun. Ayan, so ang una natin gagawin habang iniintay natin yung ating mga pasahero na makapasok na lahat. Nasaan yung mga pasahero natin? Ayan. So, hindi pa sila nakakapasok lahat. I-prepare na natin yung ating cockpit bago natin i-start ang cockpit preparation checklist. Okay, so ang una natin gagawin dito, syempre, kailangan natin ng power sa ating aircraft. I-on na natin ang ating dalawang battery here. Click nyo lang yan. Yan. Next is our external power. I-on na natin. Okay, naka-on na. External power natin, tingnan natin sa labas. Ayan, itong machine na to, yan. Yan yung external power natin. So, gumagana na siya. So, pwede na nating i-on ang ating fuel pumps. And our adhesives. Nav, ginagamit ko guys yung middle mouse sa
button. And this oxygen crew supply here, our flight cockpit voice recorder, our navigation lights is turned on, strobe is auto, cabin signs, seatbelt signs, and the portable electronic device on, emergency exit light. Okay. Then dito naman sa baba, illuminate na natin yung ating primary flight display. Okay. Dagdagan natin para mas maliwanag. Oops, sobra. Yan. Dito rin. Okay. Ang ating radio, pwede na rin nating i-on. Yan. Then, meron pa tayong isang radio here. On. Okay. So, kung meron pa tayong nakalimutan, mamaya makikita natin yan sa checklist. Yan, okay na yan. So, siguro pwede na tayong gumawa ng ating flight plan. Okay, dito tayo sa ating MCDU1. Click natin dyan. And ang gagamitin natin syempre yung latest. Yan. And press lang natin itong init. Yan. Initiation ata ang meaning yan. And this IRS init. Antayin lang natin mag-align tayo. Ayan, align na tayo. Return. And we're gonna be flying from RPLL. That's our ICAO code for NAIA. To RPVM. Mactan Cebu International Airport. Our flight number is Z2775. And our cost index is 40. Click nyo lang dito sa tabi. Our cruising altitude is flight level 310 or 31,000 feet. Here. Then next page here. Bago kayo mag-input dito, make sure na nakapag-input na rin kayo ng data sa MCDU3. Ito, by pressing shift plus 4. Ayan yung ating MCDU3. Dati itong MCDU3 na to, dati nandito siya sa side ng co-pilot do sa dating version, do sa mga lumang version ng Aeros of Airbus. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, pareho na siya ng display. Ayan. Which is good kasi ganito naman talaga yung presentation ng Airbus in real life. So, bago tayo pumunta dito sa page na to, make sure na na-input na natin yung ating fuel. Kung makikita nyo, yung ating actual fuel, yung ACT na yan, is 6.0, which is good. Yan lang yung kailangan nating fuel papunta sa Mactan. That's 6 tons or 6,000 kilograms. Yan yung i-enter natin dito. This is our zero fuel weight. Click lang natin dito sa tabi. Ito yung ating zero fuel weight. 55.8 tons. So, yan yung bigat ng aircraft kapag walang fuel. And then, i-plus natin yung ating block fuel. 6.0. And click ulit. So, ayan. Na-compute na niya. Ang ating gross weight na is... Ang ating gross weight is 61.8 tons. Okay, so since hindi pa tapos mag-board yung ating mga pasahero, hindi pa siya nagre-reflect dito yung ating gross weight. After na makasakay lahat ng pasahero, so dapat 61.8 yung makikita natin dyan or 61,800 kilograms. Okay. The next is the flight plan. Sa flight plan natin, itong flight plan na gagawin ko is nakuha ko siya sa SimBrief. Yun yung gamit kong flight planner. Pero kung meron kayong add-on na flight planner like PFPX, yun, okay din yun. Mas maganda yun kasi offline. Okay. So, from RPLL, ang departure runway natin is runway 06. By the way, I'm not using the real-time weather kasi wala akong internet ngayon.
So ang gagamitin nating runway is runway 6 para malayo. Kasi kung runway 1 'yung gagamitin natin. Wait lang. Yung runway 13. Ayan, ito yung runway 13 eh. Pwede sana tayo diyan mag-take off, kaya lang parang gusto kong mag-tour sa Naiya. Kaya ang gagamitin nating runway is runway 6. Okay, para makita din natin yung scenery ng ano, ng Naiya, para ma-compare natin in real life, o, di ba? So gagamitin nating runway is runway 6. So pili lang tayo ng ating seed. Ang gagamitin kong seed is this IPA2 Romeo. Okay? Insert lang natin 'yan. Okay, so from IPATA, waypoint IPATA, pili tayo ng Airways Whiskey 25. Makikita niyo 'yan doon sa inyong flight planner pag gumawa kayo ng flight plan. So i-enter niyo 'yan diyan. Airway Whiskey 25 to Batay. Insert. Okay. And then our arrival airport, arrival runway is runway 4. We're gonna be using RNAV approach sa runway 4 kasi wala pang ILS sa Cebu, sa Mactan International Airport. So dahil Batay yung ating last waypoint, ang gagamitin nating star is the Bata 3 Papa arrival. Okay? Yan. I-clear lang natin yung flight discontinuity. So click natin yung clear and click natin dito. Insert ulit. So okay na yan. Okay na yung ating flight plan. So pwede nyo i-check yung ating flight plan dito. Yan. Sa plan, tapat nyo lang dyan sa plan. Then yung range, kung gusto nyo yung range is mas malayo. Ayan. So ito yung RPVM, yung ating arrival airport. And then yung ating waypoints. Ayan. So dito, makikita nyo pag in-scroll nito. Ayan, makikita nyo kung saan yung mga waypoints na yan. Okay, hanggang sa ating Naiya International Airport. Okay, may flight plan na tayo. The next is, click natin muna to. Ayan, okay, pareho na. The next is the performance. Dahil sa runway 6 tayo magte-take off, gamit lang tayo ng flaps 1 kasi mahaba naman yung runway ng Naiya. Flaps 1 and lagay lang natin dito 1, tapos dito insert natin. So ang ito, flaps 1 and ang ating pitch trim is 0.8. Flex temp natin is 65 degrees. The V1, V rotate, and V2, yan. Automatically computed na yan. Siyempre, transition altitude natin sa Philippines is 11,000 feet. Okay, after 11,000 feet, dapat yung ating altimeter is standard na siya. Okay, so since hindi ako gumagamit ng real weather, haya lang natin siyang 1013. Oo, kasi kung real weather ang gamit nyo at mali yung settings nyo dito, hindi magiging tama yung readings nyo dito sa inyong primary flight display. Okay, dito naman, haya lang natin to, dash, dash, dash. That, ibig sabihin yan is manage yung ating speed, manage din yung ating heading, and then for our altitude, let's say our initial altitude is flight level 150 or 15,000 feet. Set lang natin dyan and then click. Manage na rin yung ating climb. So yung So yung flight computers na yung bahala mag-manage ng ating climb after natin ma-turn on ang autopilot. Alright, our flight director is turned on. So, okay, pwede na siguro tayo mag-checklist. Kung may makakalimutan pa tayo, ang ating parking brake, pwede na nating set kasi mag-checklist na tayo. Ang ating ETC, standby, okay. Okay, sige, pwede na. So, start checklist na tayo. Nga pala sa checklist natin, ang gagamitin kong checklist is yung default
ng Aerosoft Airbus. Kasi meron sana tayong gagamitin dito na meron kasi akong add-on dito. It's called the FS2 Crew. Nasaan na yun? Eto. Para sa akin, mas madali ito kasi fully automated na siya. Para ka talagang may kasamang co-pilot na ano na lang, voice command na lang yung gagawin mo. Kunyari, gusto mong siya na yung mag-up ng landing gear. Sasabihin mo lang, landing gear up. So, siya na yung bahala. Siya na rin yung magko-control. Siya na rin yung bahala mag-pindot dito ng mga buttons and switches. So, fully automated na siya. So, hindi natin yun gagamitin ngayon kasi nga tutorial to para ma-familiarize tayo sa mga switches and buttons nitong aircraft natin. So, yung default checklist yung gagamitin natin and hindi tayo gagamit ng co-pilot. So, para mag-checklist, shift 4 ulit. Ayan nga pala guys, bago ko na sinimulan itong video na to, nag-load na tayo ng passengers, cargo, and fuel natin. So, madali lang yun. Input lang yung input nyo lang yung number nyo dito. Then, i-click nyo dito sa tapat. And, pwede nyo i-load siya ng instant. Or, pwede yung GSX na yung bahala dyan. Okay, so, checklist na tayo. Cockpit preparation checklist. I-on natin to, pero wag natin i-on itong co-pilot. Yun nga, para ma-familiarize tayo sa mga switches and buttons nitong aircraft. Okay, start checklist. Press nyo lang yung number 1 sa keyboard. Cockpit preparation checklist. Engine master. Both off. Weather radar, power supply, wind shear. As required. Landing gear lever. Checked. Batteries. Both on. Electrical power. External power is on. APU fire test. Okay, siya ang bahala mag-fire checked. Test niyan. ECAM recall. ECAM recall, so punta tayo dito sa ating ECAM. Then pindutin natin itong SYS na to. Yan, normal. Checked. Flaps. Checked position. Speed brake lever. Checked retracted. Parking brake. Set on. Accubrake pressure. Set. Oxygen crew supply. Checked. Cockpit voice recorder. Checked. Ground proximity warning system. Okay, on. On. Flight control system. On din. Okay. On. Adhers. Okay, checked. Ano na natin iset yung kanina? Navigation lights. Navigation checked. Lights, yes. Cabin signs. Both on. On. Emergency lights. Checked and armed. Anti-ice. Off. Off. Probe window heat. Auto. Air condition. Checked. Electric panel. Checked. Fuel pumps. On. Hydraulics. Is checked. Engine fire test. Number 1. Okay, siya na rin yung mag-engine fire test. Checked. Pero kaya ko rin pindutin yan eh. Ayan. Checked. Okay. Ventilation panel. Is checked. Anti-skid. On. Dapat ako na rin yung pumindot nito eh. Radio management panel. On. Weather radar. Gain. Mode. Checked. Okay. Thrust levers. Idle. Engine mode selector. Checked normal. ATC. Mode. System. Altitude reporting. Checked. TCAS. Checked standby. Oxygen mask test. Okay, siya na rin bahala mag-oxygen mask test. Pero pwede ko rin sana gawin to eh. Ewan kung bakit. Dapat ako na lang. Checked. Flight director. On. Checklist complete. Okay, tapos na ang cockpit preparation natin. So, ang gagawin na natin ngayon is pwede na tayong mag-pushback. Pero kung online kayo sa VATSIM, if you know VATSIM, kailangan nyo munang mag-request ng clearance sa ating online ATC kung meron man. Ayun. Mamaya explain ko sa inyo yung VATSIM kung gusto nyong mag-add ng realism sa inyong flight sim. Yun. Mamaya explain natin yun. Okay, before start checklist, pwede na tayong mag-on ng APU. Ayan.
itong dalawang button na to. At hintay lang natin to mag-green. May nakalagay dyan, avail. After nun, pwede na nating i-on ang ating AP bleed for our before start checklist. Okay, isa-set na rin natin yung ating ATC to auto. Yan, kanina naka-standby siya, so ngayon auto na siya. Alright, antayin lang natin. Ayan, available na siya, guys. So, i-on na natin yung ating APU bleed. I-close na natin yung ating pintuan. Gamit ang ating MCDU3, shift plus 4. And then, ayan. Monitor na ang ating APU. Aircraft doors. And close. Naka-open to pala yung ating cargo doors. Close na rin natin. Oh, ayan. So after nyan mag-close, automatically na ang automatically. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Ayan. Automatic na mag-i-start yung ating checklist. Before start checklist. Windows and doors. Closed and locked. APU. APU on. APU bleed. On. External power. Okay, nakalimutan kong tanggalin yung ating external power sa labas. Ground services and disconnected. Disconnected and off. So yung APU na yung nagsusupply ng power natin. Both on. Thrust levers. Idle. Barrel reference. Checked. 1013. Check. Beacon lights. And the beacon lights, nakalimutan ko rin, on. Set on. ATC. Auto. Checklist complete. Okay, so ready na tayo mag-pushback. Pero in real world, bago natin gawin yan, syempre kailangan mo natin mag-request ng clearance sa ating air traffic controller. Okay, kunyari lang, meron tayong ATC ngayon. Sabihin lang natin, Manila Ground, Cool Red 775 is at Ramp 5, Terminal 4. Requesting for pushback and start for runway 6. Okay, so yun, pwede na yun. Then, GSX, press control F12 para sa ating GSX menu. And request na tayo ng pushback. Syempre, nandito yung runway 6. So, ang nose natin is left and tail is right. Okay, know natin yan. Ayan na. Check natin. Hello, Captain. We are ready for pushback. Departure check completed. Bypass bin inserted. Release parking brakes. Okay, release the parking brakes here. Parking brakes released. Starting pushback. All engines clear. Start at will. Pwede natin start yung ating engines. Pihitin lang natin ito pa kanan. Then start engine 2. Starting engine 2. So, antay lang natin maging stable yung ating engines dito. Tapos, pag stable na siya, yung engine 1 naman. Engine 2 is stabilized.
Engine 1. Starting number 1. Set parking brakes. Set natin yung parking brakes natin. Parking brakes are set. Engine 1 is stabilized. Stabilized na yung ating engine 1. Off na natin itong ating engine mode selector. Off na rin natin yung ating APU bleed and itong ating APU. Pero yung ibang pilot, alam ko naka-on yan until takeoff, pero hindi ko alam. Off na rin natin. Unlocking gear. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. After start checklist. Engine mode selector. Okay. Check normal. APU bleed. Off. APU master. Off. Ground spoilers. Okay, set na natin yung ground spoilers natin. Right, set. Right click natin. Rudder trim. Right is clear. Check zero. Pitch trim. Okay, the pitch trim ang nakalagay sa ating takeoff is 0.8. So, click natin dito sa flight controls natin. And then, i-scroll lang natin itong ating pitch trim. So, nandito nakalagay yung value niya. 0.8. Set. Ayan. Flaps. Okay, ang gamit natin flaps is config 1. Flaps 1. Flaps 1. Flight controls. For the flight controls, dito na natin gagamitin yung ating flight stick. Full left. Full left. Full right. Full right. Neutral. Neutral. Full up. Full up. Full down. Full down. And gear. Neutral. Neutral. Rudder. Rudder. Full left. Full left. Full right. Full right. Neutral. Neutral. Check. Anti-ice. Off. ECAM status. Checked. ECAM door page. ECAM door page, kailangan din natin i-click yan dito para ma-check yung ating mga doors ay sarado na ang lahat. Nasaan na yun? Ito. Yan. Checked. Hand signal. Received. Checklist complete. Alright, ready na tayo for taxi sa runway 6. Pinili ko runway 6 kasi para mas mahaba yung ating pag-taxi. Tsaka mas mahaba yung ating take-off roll. Wala lang. Okay, wala naman tayong kasamang iba dito sa NAIA. So okay lang na dumaan tayo dito sa runway 13. So bago tayo mag-taxi, syempre turn on muna natin ang ating exterior lights. Okay, ang ating taxi lights. And then, sabi dito, initiate taxiing 10 knots. Sige. Taxi na muna tayo. Syempre, yung ating parking brake, disengage natin. And then, push natin yung ating throttle ng kaunti lang. Okay? Yan, ilibo na yung ating pilot. Taxiing checklist. Exterior lights. Checked. Brake pedal check. Pressed. Checked zero. So, doon sa brake check, pa-press nyo lang yung brakes nyo. Ayan. Auto brakes natin, set natin sa max for max. Our takeoff. Takeoff data. In case reviewed. Na meron mangyaring hindi maganda. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. Weather radar, power supply. Okay, for the weather radar and power supply here, itong switch na to. On lang natin yan. And wind ito. Shear. Okay. Checked and set. TO config. TO config, kung mapapansin nyo dito sa ating ECAM. Ayan, naka-blue pa siya. So,
I-press lang natin tong button na to, TO config, and normal set na siya. Checklist complete. Alright, continue na tayo sa pag-taxi dito sa runway 13, papunta tayo sa runway 6. Kung makikita nyo, ito yung terminal 3 ng IA. Pangit talaga ng zoom natin. Nasabi ko na ba sa inyo na hindi pa ganun ka-compatible itong chase plane sa P3D version 4.5, kaya ganito yung ating zoom. Hindi pa smooth yung zoom niya. Okay, kung papansin niyo luma pa yung logo ng Smart kanina nung nakita natin. Okay, habang nagtataxi tayo, kwentuhan ko lang muna kayo about sa VATSIM. Alright? Teka lang. Pero bago yan, ilawan muna natin ito. Medyo madilim. Yan. Maliwanag na. Yan. Okay. VATSIM, yun nga, online platform siya para sa mga virtual pilots. So, kung gusto nyo ng added realism sa inyong flight sim, yun, after ninyong makabisado yung inyong aircraft, mag-practice lang kayo ng mga phraseology na ginagamit ng mga real pilots, kasi yun talaga yung gagamitin nyo. Kung ano yung ginagamit sa real world na mga real pilots, yun yung gagamitin natin sa VATSIM. Bawal mag-troll. Bawal mag-troll dun. Ayun. And for more tutorial videos, pwede rin kayong pumunta sa YouTube channel ni Sir Jess 97SP, yung pangalan ng kanyang YouTube channel. Check nyo yun and shout out kay Sir Jess. Okay, pwede na siguro tayo lumiko dito. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung Terminal 2 naman ng NAIA. Ayan, no, merong Metro Bank doon, no. Ayan, minsan na rin akong nakasama sa mga flight ni Sir Just. So, kung gusto nyong i-check yung group flight namin, punta lang kayo sa channel niya. Ayan, nakapag-tour na tayo sa NAIA. Tapos, dito tayo dito. Itong ginagawa ko guys, hindi nyo ito magagawa kapag online kayo hanggat hindi kayo nagpapaalam sa online traffic controller. Bawal kang lumibot dito sa airport ng walang clearance ng ATC. Siyempre, ganun naman talaga sa real world. Yung tikas natin, ba't naka-standby ito? Auto-toto ko na yun. Ayun, nandito na tayo sa Terminal 1 ng NAIA. Tingnan natin yung pangalan. Dandan-dan tayo sa pagka-taxi. Ayan oh. Mabuhay. Diba? Wow. Okay, proceed na tayo. Okay.
Okay, so bago tayo pumasok sa runway, syempre magche-checklist muna tayo ng before takeoff checklist. Makikita nyo naman dito sa ating TO config or takeoff configuration, wala ng blue, so safe na tayo mag-takeoff dito. Okay, so tigil muna tayo dito. Alright. Before takeoff checklist muna tayo by pressing 1. Flight attendants, seats for takeoff. Before takeoff checklist. Brake temperature. Checked. Brake fans. Off. Engine mode selector. Normal. Checked normal. TCAS. Okay, so yung TCAS natin is gagawin natin TARA. Asa na yan? Ito. Yan. TARA, tilt above. Exterior lights. Siyempre, before takeoff, kailangan yung landing lights natin is on. Exterior lights. And our strobe also is on our nose light to takeoff configure. Exterior lights. Sliding tables. Stowed. Checklist complete. Okay, punta na tayo sa runway. Yung green dito, makikita nyo, set takeoff thrust. Ang gagawin nyo lang dyan, ipupush nyo forward yung inyong throttle hanggang sa makakinig kayo ng dalawang click. Makikita nyo dito sa ating primary flight display yung status ng ating throttle. So pag nakita nyo yung man flex, ayan, yan yung makikita yon. Pwede na tayong mag take off. Then sasabihin ng co-pilot natin 100 knots. So check natin dito sa ating speed kung same readings yung ating nakikita. Then sasabihin natin check kung gamit natin yung ating FS2 crew. And V1, sasabihin niya, and V-rotate. Pag V-rotate, ipu-pull na natin yung ating flight stick para makalipad na tayo. Okay, check ulit natin. Takeoff config natin is, auto brake natin is max. Seatbelt signs natin, naka-on na. Yung ating cabin is ready na. Yung spoilers natin, okay, ready. And yung ating flaps is flaps 1. So, pwede na tayo mag-takeoff, guys. After the takeoff naman, after climbing 1,500 feet, ipupull natin pababa yung ating throttle to climb thrust, ang tawag doon. Then, syempre, syempre, check din natin yung speed natin before tayo mag-retract ng flaps hanggang sa pwede na nating i-on yung ating autopilot and magka-climb na yung aircraft natin to flight level 150. So, i-manage siya ng flight computer siya. Okay. And yun nga, syempre, huwag nating kalimutang itaas ang ating gear pag sinabi na ng co-pilot na positive climb. Okay? Okay. Gawin na natin. Kasi baka hindi ko ma-explain mamaya habang nagte-take off yung mga pinagsasabi ko, kaya sinabi ko muna sa inyo. Okay, take off na tayo. So, 2 clicks. 1,
2, takeoff, man flex SRS and runway. Binasa lang niyo yung nandun sa primary flight displays natin. Thrust set. Okay, the auto throttle is already on. Knots. Checked. Okay, checked. V1. Rotate. Positive climb. Gear up. Okay, so gear up natin. Gear up. Navigation. Check. Exterior lights. Off na natin ang ating nose lights and ang ating runway lights. Gear is up. Lights off. Okay, so bantayin natin yung ating speed bago tayo mag-retract ng flaps. So, ang gagawin natin, susundan lang natin yung ating flight director here. So, keep natin yan sa center. Yung yellow dapat nasa center nung cross na yan. Okay, 1,500 feet. Full thrust levers round. And then, medyo nose down natin yung ating aircraft. Pitch down. Pwede na tayo mag-flap zero. Speed check. Flaps zero. So, ginamit ko na lang guys yung shortcut sa keyboard. The after takeoff checklist. Engine mode selector. Check normal. Spoilers. Spoilers, retract na natin. Set. Flaps. Check retracted. Landing gear. Gear up, lights off. Exterior lights. Checked. So, ayan ang naiyaw. Ayan ang manilaw. Both on. Anti-ice. Off. Tingnan natin. TCAS. Wow. Okay, turn on na natin yung autopilot. Autopilot on. Or the TCAS. TCAS. Set. Altimeter. 1013. 1013. Check. Checklist. So bali ang ginawa ko lang doon sa TCAS, itong button na to, itong switch na to, adjust nyo lang siya pa-left. Okay, makikita nyo yung naman nakalagay dito. ALL ata to. Yan. Hindi ko rin alam kung para saan yan. Pero, sa, as far as I know, the TCAS, yan yung device para ma-detect ng aircraft natin yung mga kalapit na aircraft. So, hindi sila magkakabanggaan. Alright? Passing 10,000 feet. Lights off. Alright, passing 10,000 feet, i-off na natin yung ating landing lights. Off. Cabin signs. Pagkatapos nitong turn natin, pwede na nating i-off yung ating cabin signs, yung ating seat belts, and yung ating portable electronic device sign. Passing the transition altitude of 11,000 feet, standard na dapat yung ating altimeter. Arrow reference set and cross check. Check. Okay, ayan. Pwede na natin i-turn off ang ating seatbelt signs and ang ating portable electronic device. Okay, sige. Pwede both na kayo mag-cellphone. And
Yeah, nagtatayuan na po yung ating mga pasahero dyan at pupunta na sa ating laboratory. Okay, ano yung tulad na yun? Silipin natin yung mga pasahero natin. Nakikita ko, nakikita kaya dito. Tayo natin. Teka lang. Okay, pwede na tayo mag-climb sa ating first level. Wait lang. Mali. Tampas. Okay. Pwede natin na tayo mag-climb sa ating cruising altitude. Asya nga pala, wala akong gamit na cloud add-ons. Kaya ganito yung cloud natin. Yan yung default na clouds ng P3D. So kung meron kayong add-ons para sa clouds, like yung Skyforce 3D. Yes, meron ako nun pero hindi ko pa na-install. Yan, kaya ganyan pa lang yung look ng ating cloud. Default pa lang. And I'm not using the real weather, so fair weather lang tayo. Okay, so wala na tayong ibang gagawin dito kundi mag-antay sa ating descent preparation checklist. Hopefully makagawa ako ng tutorial naman para sa landing, kasi magpa-practice muna ako. Kasi mga chamba lang yung ano, yung mga good landing ko. Kadalasan talaga hard landing. Ayan, so magpa-practice muna ako para syempre naman, di ba? Presentable naman. Okay, wala na tayong gagawin dito. Maghihintay na lang tayo. Kaya siguro mag-sound trip na lang muna tayo. Ano bang maganda dito? Wait lang. Ayun, ito. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are now climbing to our cruising altitude. For the meantime, just enjoy the music. Thank you and enjoy the flight. Kaway-kaway sa mga fans ng Lost series. Sa mga hindi pa nakakapanood na sa Netflix. Okay, so thanks for watching this video at abangan nyo yung next tutorial for the approach and landing. Bye guys!